naman tayo. Ang destination natin ngayon, DRT Secret Falls. So maliligo tayo sa falls ngayon. Masaya to. Time check natin. 3:23 PM. Medyo hapon na kami nag-ride ha? Kasi may mga trabaho pa rin. Well, actually, alas 2 kami umalis dun sa amin eh. So dito lang ako nag-start ng video natin kasi madalas naman na natin makita yung mga dinadaanan namin sa ibang video ko. Yun, hindi ko alam kung ano sa sabihin. Nandito tayo ngayon sa North Sagaray. Going to Angat tayo. Yan, ang makasama natin, si Herbert, si Benito, si Jolly, si Chris, si To, at si Henry. Si Sir Ken, hindi pa rin makakasama sa atin ngayon kasi alam niya na, bagong opera. Tulad nyo kung napanood niyo yung last video ko, sinabi ko rin na magpapa-opera si Sir Ken. So hanggang ngayon, hindi siya makakasama siguro. By next month na siya makakasama sa amin. Pero okay lang yan. Mas maganda yung magpagaling muna siya bago siya sumama sa amin. Yun, shout out sa'yo bro! Yan, pa-entry na tayo ng Angat. Dito sa may bandang unahan, nandyan lang yung anong tawag dito? Bikers Highland. Ano ba to? Pugpug Bikers Highland. Yan. Yung isang pinuntahan namin na doon sa isang video ko, kung napanood nyo yun, sa Pugpug Bikers Highland. Kaso hindi kami nakapasok doon. Kaya dumiretso kami ng Argo ng DRT. Yan, ito yun. Nasa bandang kanan natin. Hindi ko alam kung open sila ngayon. Open sila ngayon. Yan, Pugpug Biker Highland. Yan, isang magandang spot dito. Yan, si Benito bagong gawa yung bike ko. Shoutout nga pala sa isang kasama natin, si August. Hindi nakasama ngayon kasi medyo nagka-problema rin siya sa balakang niya. Siguro dahil doon sa last ride namin, nung nag-trail kami, parang medyo nabalian yata yung balakang niya. At si Leopold nga pala, check-in na ngayon sa hotel, nagka-quarantine. So by Friday siguro makakalabas na siya rin sa hotel, makaka-uwi na siya. So, yan, nakakasama na ulit natin si Leopold, si Green Ranger. Yun, sabik na kami makasama ka bro. Ingat lagi, ingat. Si bro Ismael, na nasa Saudi bro. Always, kamusta ka? Ingat ka lagi dyan. Yun, gusto ko lang palang magpaabot ng paikiramay sa Family Lontok. Sa dalawang kababata natin, ha, magkapatid, si Fem at si Beauty. Si Nersa Cristina at si Arnel Lontok. Naikiramay ako sa nangyari sa inyong papa. Isang tatay-tatayan rin namin yan, si Mang Dads, nung kabataan namin. Magkatawag namin dyan, Auntie Mano, Badchat. kasi mahilig kami sa pulan dati. Ayan, condolence sa inyo bro. Sis, Cristina, Nersa, and si Arnel. Ayan, naikiramay kami sa inyo. Medyo masikip to ah. Lalaki ng truck dito. Ito lang delikado rito sa daan na to. Medyo malalaki truck dito. Kaya kailangan naalis to ka rin. So yan, dire-diretso lang to. Pagdating natin doon sa dulo, sa may tapat ng cementerio, kakanan lang tayo. Tapos dire-diretso na yun, going to DRT. Yan, pagdating natin dyan sa kanto, kakanan lang tayo dyan. Tapos dire-diretso na yan hanggang sa Argo ng DRT. Tapos aakit tayo. Yan, ganda rin itong part na to. Oh. Yan, naliligo rin kami minsan dyan. Pagka gusto lang namin ng swimming. Yan, isa rin sa pinupuntahan namin yan para mag-swimming. Kabilaan yan. Hindi ko sure kung ito yung tinatawag nilang pugpug eh. Pero parang ito kasi eh. Diyan lang yung Pugpug Bikers Highland eh. So siguro yan ang nga yung Pugpug. Comment nyo naman kung yung Pugpug o hindi. Actually hindi ko rin alam kasi. So yun, comment nyo na lang kung yan ba yung Pugpug. Kung familiar kayo dyan sa ilog na yan.
Eh, medyo nakakatakot lang dito kasi ang lalaki ng truck. Kailangan mo talagang gumilid ng gusto para ano. Tapos napakalikabok pa. Yun, nandito na tayo sa... Hindi ko alam. Hindi ko alam anong kalye ito. Pero maganda rin sa kalye na ito. Kabilaan, ganyan. Hindi ko alam anong kalsada na ito eh. Basta itong part na ito, dire-diretso na lang ito hanggang doon sa arko ng DRT. Tapos hanggang doon sa arko ng DRT, aahon lang ulit tayo. Tapos may dadaanan tayong parang maliit na daan papunta rin sa Super Falls. Ayun, ang ganda. Oh. Wow. Ayan, nag-aan na sila, nagbubungkol na sila ng lupa ngayon para mataniman uli. Yung sa kabilang part naman, medyo nakapagtanim na tapos dito. Naani na. Ganda oh. Yun, nasa Barangay Baybay Angat, Bulacan na tayo. Itong kalsada na to. Ayun, nakakaano, napakalalaki ng truck. Tapos ang tutuli ng patakbo. Tumututok pa. Delikado yung ganyan. Yeah, time check natin, 3:45 PM. Medyo nakuli na tayo rin sa grupo natin. Medyo gagabihin tayo ngayon sa ride natin na to. Sana maganda yung tubig ngayon sa Secret Falls. Ito, isang ligon din oh. Oh, maganda rin dyan ah. Yan, minsan pupuntahan nga rin natin yan. Makapag-top isaw man lang. Yan, nasabi ko nga kanina, sana maganda tubig ngayon sa Secret Falls. Kasi last week pumunta yung isa namin kasamahan doon. Medyo malabo rin yung tubig. Pero sana ngayon okay na. Yan, malapit na tayo sa Del Remedios Trinidad. 3 kilometers away na lang mula dito. Yan, maraming durugan ng bato dito sa tayulahan. Oh. Para hindi madurog nila yung mga bundok. Para gawing lupa. Sira nyo yung kapindukan. Okay sana sa part na to, kaso napaka-alikabok. Kaya kung napanood nyo yung isang video natin na Pugpug Bikers Island, ito isang spot na kinaina namin. Roadside. Kaya galing na kami dyan last time. Sarap yung lugaw nila dyan. Kaya isang ahon na lang yata to rito. Tapos paglusong natin, nandun na tayo sa arko ng Doña Remedios Trinidad o DRT. Yan, pagkusong natin dito, pagdating dito sa unahan, yan na yung Doña Remedios Trinidad. Diyan na yung arko ng DRT. Yan, time check natin. 4 PM. Kung late na talaga yung ride natin. Kung makakarating tayo ng Secret Falls, mga quarter to 5 na. So, saglit lang siguro tayo makakaligo, tapos pahinga lang konti, kain na lang, tapos ride out na ulit tayo pa uwi. So, yung mga kasama natin, baka nandun sa taas na gaantay. Ayun, yung arko ng DRT. Oh, diretso tayo? Oo. Oh. Baka nandiyan sa taas yun. So, mukha dumiretso na yung mga kasama natin, doon na tayo magkikita sa unahan. Kaya dito sa part na to, rolling hills to eh. Kaya baba. Itong part ng kasada na to, hindi mo mapapansin na mahabang ahon pala siya. Pero banayad, pero makuunat eh. Kung titignan mo, pag nasa harapan mo, akala mo, halos patag lang eh. Pero pag titingin ka sa likod, ahon pala. Mahaba na pala yung inaahon mo. Kaya pagtapos yung mahabang ahon na yun, ito, lusong to rito. Tapos yung sa una, hindi ko alam. Hindi ko na matandaan eh. Ang last na punta ko rito is, actually, isang beses pala ako nakapunta rito. Noong nagsisimula pa lang ako nagbike last year. Mga August yata yun. Tapos di na naulit. Once pa lang ako nakapunta rito sa Secret Falls. At that time kasi hindi pa ako nagbablog nung ano namin, mga ride namin. So kaya naisipan ko nga bumalik dito para ma-vlog ko na rin. Maisama ko rin sa mga nagawa akong video. Kasi gusto ko lahat ng pinuntahan ko nung nagsisimula pa lang ako, magawang ko rin ng video. Mabalikan ko tapos gagawa ko ng video. Kasi nung umpisa hindi ko pa siya nagagawa. Okay.
Eno ngayon. Ay, dire-diretso lang to. Dito lang matandaan kung saan tayo papasok. Banda rito may maliit na daanan yun. So sana yung kasama natin natatandaan. Tapos antayin tayo rin sa unahan. Pero sa part na to, oh, may nakaiwan pa ng paru-paro. Laki. Iniwan dyan. Yan daw. Cafe. Ito nabasa, kapihan. Basta kapihan. Yan, andito na tayo sa Kamatchili. Kamatchili pala yung street no, na maliit na lilikuan. Hindi ko na matandaan. Tinanong ko lang doon sa Ali sa unahan. Kamatchili, barangay DRT pa rin yata to. Sakon pa rin yata to. Oh, doon yung Remedios Trinidad pa rin to. Dire-diretso lang to. Paglabas natin doon sa dulo, kakaliwa lang tayo. Ha? Kasama natin si Chris. Yung setup ng bike niya, pan-trail. Naka-monoshock. Eh, sa bandang unahan, ahon niya. Matarik yan. Oh. Pero ayos to, maganda namang klima ngayon eh. Dahan lang. Oo nga eh. Parada. Matrail. Oh.
Matapos din yung mahabang araw na yun. Masakit-sakit din yun, ha? Ang malupit pa kasi, Rol, mahaba na yung tinakbo mo, tapos pagdating dito sa bandang dulo, dun pa yung pinakamalupit na ahon. Ay, medyo mahirap din. Kaya dyan sa may bandang unahan, dyan yung pinaka entrance, tapos may babayaran yata 10 pesos yan, tapos saka tayo bababa. Sana maganda talaga tubig ngayon sa Secret Falls para sulit naman yung pagod natin papunta ron. Sakali mang hindi maganda, meron naman swimming pool doon. Pwede tayo maligo sa swimming pool. Yan, dito, bayad pala muna tayo rito, 10 pesos. So dati doon kami nagbabayad sa may bandang unahan. Sabi nito ni ate, na bagyo raw ron sa unang kanilipat dito yung registration. Tapos ano, doon sa unahan wala tayong babayaran. Didiretso na tayo baba doon sa pagbabayad. Secret Falls, tapos pagbaba natin dyan sa trail, nandyan yung tour guide na magsasama tayo. So magbabayad ulit tayo ng 50 pesos. So hala, diretso tayo. Tara. Hala, diretso ulit tayo. Up, ito muna tayo next. Yan, nandito na tayo sa kanto. Pilikulan tayo rito. Sa kanan. Itong padiretso na to, hindi ko alam kung saan to eh. Pero meron pa yung ano dyan eh. So dito tayo, kakanan tayo. Sabi natin na sulit na rin talaga. Napakasarap na rin maligo. Marirelax ka na rin talaga. Tanggal ang stress na naman natin. Mag-iipo na naman tayo ng isang linggong stress. At maghahanap na naman tayo next week na magandang pupuntahan. Kaya kayo, kung may magandang lugar kayo na pwede namin puntahan, please comment nyo lang po sa video na to para mapuntahan po natin yan. Sarap dito. So, nauna yung mga kasama ko ron doon sa ano, para maka-order na sila ng pwede nating makain. Okay na rin talaga rito, meron ng hagdanan, no? Dati wala pa yan, madulas pa tong kasada na to dati, medyo mabutik pa. Pero ngayon okay na, nilagyan na nila ng hagdanan. Yan, ganda pa ng paligid na makikita mo habang naglalakad ka. Tapos may maingay pang motor. So hindi na siguro kami maliligo rin sa swimming pool. At nag-enjoy na kami dyan sa falls. Kasi yung swimming pool parang medyo nung nakita namin kanina parang medyo madumi, parang may lumot dun sa flooring niya. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ito yung swimming pool nila, bubabaw na marumi pa. So baka hindi lang na-maintain ngayon, huwag naman natin i-judge. Kayo na masyado naman kayo. Hindi lang siguro nalinis ngayon dahil hindi naman siguro nagagamit itong mga nakaraan. Makaka-relax dito, tignan nyo pati yung kainan, no? Kubo. Mga kubo, mga kawaii. So yan, ito na, ano na nila kahit pa paano. Dati kubo-kubo rin yun, medyo konkreto na.
sa amin. Yung swimming pool nila, medyo may bakot na. Maliit lang naman, tsaka mababaw lang. Siguro 5 feet yata yung pinakamalaki. Kasi kung makikita nyo yun, parang medyo may mga itin-itin siya sa pad na yun, parang may mga lumot. Kaya, mas inisisyon na namin na huwag na maligo. May bago pala silang pool dito. Bago lang itong pool na ito eh. Dati wala pa itong maliit na pool na ito, pang bata. Last time na punta namin, wala pa yung pool na yan. So ngayon, meron na silang pool na pang bata. Uy, hindi naman kayo mga bata, ba't nandiyan kayo? Ayun, nandarihan muna tayo rin. Tayo, kain muna tayo. Pwede natin kainin dito, meron silang papaitan. May lugaw, may toge, may chicken curry, may tilapia, may minudo. Pero ako kakainin ko, itlog. Kasi ting araw lang daw kasi kaya konti lang luto nila ate. Pero pagka mga weekday, weekends ito, mga Saturday, Sunday, maraming ano yan, marami silang menu. Mga special, mga kare-karen, palpakwa. A few moments later. Tapos ang ating video. Sana'y nag-enjoy kayo sa aming adventure ngayong araw. Umuulan na po. Time check natin. 6:16 PM. So sigurado, nakabuti na kami ng dilim nito sa daan. Medyo malayo-layo pa papadyakan natin. So ayun, tulad nga lang sinabi ko, sana nag-enjoy kayo sa video na to. So kung nag-enjoy kayo, please like this video. Share nyo na rin po mga kapadyak. Kung may suggestion po kayo, kung may maganda po tayong lugar na pwede natin puntahan, i-comment nyo lang po. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Yun, ang laging paalala ni Papa Jack. Magkasal po tayo palagi bago po tayo umalis, bago po tayo mag-ride. Ride safe po tayo always mga kapadyak. Lagi po tayo mag-ingat. God bless us all po. See you in my next video. Hindi pa ako nabangga sa motor. Yun, sige. Thank you!